Anong klaseng mission? Papadala niyo ba ako sa Mars? Ito ang tatsulo. Isa ito sa pinakamakapangyarihan na sindikato sa Asia. They do smuggling, human trafficking, drugs. Napakalaki nito at makapangyarihan. Kailangan ko ng tao sa tatsulok. Ako? Yan ay kung tatanggapin mo. Apollo, ang nakapatay sa tatay Homer mo ay isang miyembro ng tatsulok. Isang mababang miyembro ng tatsulok. Look at you. Masyadong malaki ang naging epekto nito sa buhay mo. Can you just imagine kung gaano kadaming tao ang naapektuhan ng mga tao na nasa tuktok ng tatsulok? Kailangan mapabagsak natin ang tatsulok. I believe in you. Ilang dekada na siyang nagpapatakbo ng arms dealing, human trafficking, money laundering, at marami pang illegal activities. And even inside the government, may mga tao siyang kasabwat. Businessman and philanthropist, mahila kahit sa high society. Kung may pangalan na bakit hindi na natin siya ulihin? Dahil lagi niyang nagagawa ng paraan na hindi siya mahuli. Ghost ang tawag sa kanya sa agency. May nakikita kang kasamaan, pero wala kang nakikitang ebidensya to prove it. Walang ebidensya. May connection siya. He has sleeper agents who moves as quietly as him. And they are in government agencies. May ebidensya. Biglang nawawala. May testigo, biglang nawawala at namamatay. Ilang agents na rin ang pinasok namin para makrack ang tatsulok. But all of them failed. Kaya namin ginawa ang programang ito para siguraduhin na this time, babagsak na ang buong tatsulok. Anong ginawa mo? Hindi ito ang misyon. Hindi ko maipaliwanag. Nung makita ko si Priyam na balot ng galit ng loob ko, wala na akong ibang naisip kundi tapusin ang kasamaan niya. Yan ang problema sa'yo, Apollo. Pinapairal mo yung puso mo. Pero napatay ko siya. Siguradong guguho na ang institusyon ng tatsulok. At sa palagay mo, walang papalit? Ba alam na napakalawak ng network ni Priyam? Pero wala na akong magagawa. Nandyan na yan. Sinimulan mo na. I have no choice. Kundi trabahuhin yung mga grupo na kilala na natin. Tutulong pa rin ako. No. You stay put. I need to cover your tracks habang nandyan ka sa loob ng tatsulok. This is for your own sake and your family's too. Galaw ko na to. Naintindihan mo ba? Agent, I need an answer. O, yung pangako mo, ha? Hintay lang muna tayo, ha? Uy, Ate Cassandra! Tingnan mo yun, oh! Uy, kaya sandali! Naku, ikaw! Wala talaga matitira dyan sa ngipin mo. Oh, sige na, sige na. Yung cotton candy. Magkano po?
ito. Anong gusto mo kulay? Yung color purple pa. Ah, sige. Kuya! Yung wallet mo! Salamat. Hello, ma'am. Nandito po kami na nakasandra sa baba. Alam ko po sinabi niyo maghintay ako, pero... Apollo, hindi si engineer ang napatay sa pagsabog. But his son. Magkita tayo. Patay mo ang anak ng leader. He was destined to take over the organization. That's a big accomplishment, Apollo. Kailangan tapusin natin ang mission. Positive. Nandito si Priyam. Hello? Apollo, nasan ka? Nasa Delos. I hope pinag-isipan mo yan ng mabuti. Nagmintis na ako dati. Hindi na ngayon. Papatayin mo na si Priyam. Papatayin mo na si Priyam. At pagkatapos ano? Pag napatay mo si Priyam, sa palagay mo matitigil natin ang lahat ng kasamaan niya? Pagkakataon na ang naglalapit sa amin. Umabot na sa agency ang nangyari sa Delos. And I assume, may kinalaman ka sa pagbagsak ng operasyon sa Tatsulong. Hindi ko napigilan. At hindi na rin ako nakapagsabi. Dahil kung nagtuloy-tuloy ang paglaganap ng peste, siguradong lahat na magsasaka sa buong Pilipinas maapektuhan. Pero ma'am, siniguro ko na hindi makukumpormiso ang misyon natin. Good job, Apollo. Dahil alam ko naman na inisip mo ang kapakanan ng nakakarami. Kaya good job.
I don't know what you're talking about. Huwag na tayo magkaguhan! You know him. We've known each other for so long. In fact, I just want to protect you. Labas mo ang pangalan ng agent na yan. Wala akong pangalan na mabibigay sa inyo. At matagal na naming hindi ginagawa yan. Come on! Okay. Kung yan talaga ang gusto mo, this is what I have to say. I am warning you. Mawawala ka na sa ahensya. Huwag na kayong mag-aksaya ng panahon ng pag-iimbestiga dahil wala kayong makukuha sa akin. We'll see. Yung Eternity Beauty, hindi lang siya basta networking. Pina-check ko at registered nga ang Eternity Beauty. Malakas ang kutob ko na ang Eternity Beauty may kinalaman sa nangyayari sa Delos. Papasilip ko mga sinasabi mo, Apollo. Salamat. For now, umalis ka na. Huwag kang titilos ang masama. Sino kayo? Huwag ka na magtanong. Walin niyo na yan. Sasaktan. Huwag kami lalaban. Huwag kang titilos ang masama. Sino kayo? Huwag ka na magtanong. Walin niyo na yan. Sasaktan. Hindi kami lalaban. Umalis ka na. Hindi ka pwedeng makita dito. Pero ma'am... Go! Gawin mo ang mission mo. Ako nang bahala sa sarili ko. I said go! Hepe, I need backup. Attorney Zenon, anong ginagawa mo dito? Well, Attorney Gomez. I'm sorry. I mean, Deputy Director. Kakatapos lang ng drug case assignment ko sa Bicol, so bumalik ako dito to check on you. To check on me? On whose orders? I don't need an order. Nung narinig ko yung ambush sa'yo, Well, death threats are part of my job. Pero paano kung this time may kinalaman to sa tinrabaho niyo o ni Mama? Marami kong tinatrabahong kaso ngayon.
Mabuti pa bumalik ka na lang sa Bicol. O kaya magpa-assign ka sa ibang units. Humawa ka ng ibang drug cases. Diyan ka magaling. Pero tita, and yes, I am calling you tita. Kasi nag-worry lang naman ako. You know that I joined CIB para protektahan kayong dalawa ni Mama. Ngayong wala na siya, ikaw na lang ang meron ako. So pwede po bang gawin ko na lang ang trabaho ko? Sinon? Attorney Gomez. Ma'am, please. Mas matatahimik ako kung malapit ako sa'yo. Sa paglutang ng mga kamag-anak ng ilang mga members ng Eternity Beauty na sinasabing nawawala dahil sa kumpanya. Yung nanay ko, si Victoria Tima, isang linggo na ho siyang di umuwi. Nag-text siya sa akin na pupunta lang daw siya sa Golden Room para magpaturok ng drip. Tapos di na umuwi. Uy, Eternity! Ilabas yung nanay ko! Get all the information that you can. Kailangan matutukan natin ang kaso. Yes, ma'am. Hindi namin ang balik ng Eternity Beauty, ngunit sinabi lamang ng representative nila na wala silang member na nagkangalang Victoria Tina. Wop, 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 wop. Alam ko may mission ka, boss. Sama na ako, ah. Para may silbi naman ako sa mundo. Kasi kung hindi, ano pa, pinagkaiba ko sa inutil, di ba? Boss. Ano, boss? Okay? Huwag muna ngayon, Don. Kailangan protektahan din kita. Naintindihan mo? Hindi, hindi ko naiintindihan. Boss naman! Baik! Nakakalata na ako sa'yo, ah! May mga nawawalang members matapos maturukan sa Eternity. Kikilos na kami. Oh, alam ko yung reaction shot na yan. May kailangan tayong timbugin, no? Ano? Game? Ah, sige, angkasan lang din ako, ah. Okay lang, kahit wala na ako helmet. Okay. Huwag na yan. Ano bang ini-expect niyang makita? Those are moisturizers, sabon, serums for eternal youth. Actually, do you want some? Mukhang kailangan mo eh. Saglit po sa maghahanap lang akong CR, ah. Pasok namin. Pero walang missing persons dito. Posible yan. Yung Golden Room. Yung Golden Room, puro beauty products ang laman. Ma'am, nandyan ang tsahin ko. Walang tao dito. Pero... I have to go. Delikado. Siguro ko, ma'am, na walang makakakilala sa akin doon. Good job, agent. Ngayon, na-expose na sila sa media. Pero temporary fix lang yan. I know. Kaya dapat mas marami pang magreklamo para totally ma-stop ng operations nila. Kailangan malaman ng lahat na tatsulok din ang may-ari ng kumpanya mo. May connection kaya ito sa Delos? Hindi ko alam. But tatsulok has its money in various businesses. Hindi natin alam kung ano o sino ang pinopondohan ng tatsulok. Napakahirap nilang kalaban. Matalino si Priya. At yung may-ari ng Eternity na si Athena Omorphia, madulas pa sa palos. Hindi humaharap sa media.
Gagawin ko ang lahat, ma'am, para makakuha ng ebidensya. Mag-ingat ka, agent. Hindi titigil si Priam hanggang hindi ka nahahanap. And this looks bigger than we expect. May malaking business plan ang Tatsuno. At ikaw lang ang makakaalam nito mula sa loob. Hindi lang ito basta negosyo para kay Priam. Pinaglalaro niya ang buhay ng katao. We received a report, Senator, na hindi namin pwedeng baliwalayan. Ah, so it's a report. Kanino galing? Sa agent mo? Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo, Senator, na walang agent? This came from a complaint. Oh, so it's a complaint. Sino complainant? Teka, bakit gusto niyong malaman? This is already outside your responsibility. This is under the CIB. Gusto kong malaman kasi isang kagaguhan ang pag-iimbestiga ninyo. You are already overstepping a line. Don't mess with me, Senator. Baka gusto mong ikaw ang paimbestigahan ko para manahimik ka. Sino ba talagang gustong makaalam ng mga bagay na ito? At sino ang nagtatanong kung may agent kami sa loob? Ang Tatsulok ba? O di natahimik ka? Hindi mo ako totoong kilala, Senator. Hindi ako basta-basta nagpapa-intimidate o napapatay ng ganun lang. You better be careful sa pagbibintang mo, Helen. Please leave my office, Senator.